good afternoon, guys. Honey vlog. Ito po tayo ngayon sa kusina. Siyempre, try po natin pag-simpleng. Sa napakasimpleng ingredients lang po siya. Hindi po mahal at hindi rin po marami. Konti lang po ingredients na meron ako. Ito po gaya po ng sibuyas na Tagalog, gaya ng parang lasona na sinasabi nila sa Pilipinas. So, ito siya. Thank you pala. Shout out pala sa aking kaibigan na si Thea Gonzalez. Thank you so much sa pag-sponsor ng binhi ng lasona. Nakatumubo na siya. Dami-dami na. Salamat. Tapos, meron tayong parang magic sarap. Pero dito sa Japan is hondashi ang tawag nila dito. So, meron tayo. Yan lang meron ako. At saka, meron din ako syempre patis. Lalagyan din natin siya ng patis. And then, syempre, meron din tayong ito, 220 grams na karne ng baboy. And then, meron din tayong syempre, paminta. Ito yung paminta na tinatawag nila. Ito yung paminta na, ano, hindi kasi yung buong inilalagay dito, nilalagay namin. Wala kasi akong buo, kaya ito yung biganyan na muna siya. Yan. Sana guys, magustuhan ninyo ang aking recipe ngayong araw na to. Kaya lang, yan. Magustuhan ninyo ang mga recipe na to. Ito yung napakasimple lang. Pwede yung pag wala po kayong mga ano, yung mga pang budget lang. Kaya ko, nagba-budget lang ako ng mga ano namin. Araw-araw, budget lang ito. Hindi ito masyadong expensive. So, kahit sino pwedeng gumawa. Tsaka, meron tayong specialty, syempre. Nandito ang upo. Itong upo na to is, nakuha ko to sa aking munting harden. Sa mga halamanan ko, nagtanim din ako ngayong taon na to. So, yan. Still tune lang po kayo dyan. Wait lang po. Diba? Ayan, maganda ang loob niyan. Pero pangit ang labas, pero napakaganda ng loob. Ayan. Hati na po natin siya. Ayan. Masyado ba siyang malapit? Wait lang po ha. Ayan. Kita niyo po maganda yung loob niya. Ayan. Pangit yung labas niya pero maganda yung loob. Ayan po mula po sa aking harden na aking na-harvest. Ayan po siya. Yan po. Ayan. Medyo syempre, natagalan natin yung buto niya kasi medyo, ano na siya. Medyo parang tumanda na siya, pero okay lang din naman siya. Ayan. So guys, wait lang po natin ha. Hanggang ano po to. Madali lang po natin itong maayos. Maluluto. Yan. Kailangan pa nagluto di kayo may ano, masaya kayo ganyan. Masaya tayo sa pagluluto natin. Para ano, syempre tatangin natin yung balat. Medyo ano na rin kasi siya eh, pagka ano. Ito po yung ano mga gaya ko po na nagbabudget lang
yung mga nagbabudget na kagaya po natin, mga mamsi yan, pwede po yan, yan lang, upo lang, masarap na po yan. Basta importante po, galing sa puso mo, ang inyong pagluluto. Tapos, yun. Ang sikreto para masarap yung pagkain, galing sa puso, may pagmamahal. Madali lang po natin ito maluluto. Stay tuned lang po kayo dyan, mga sis. Ayan na po siya. Ihiwain ko na po siya. Ayan po na, ano na po siya. Ihiwain na po natin siya. Ayan. Ayan po tayo ngayon ha. Stay lang po tayo dyan. Ayan, malapit na tayo mag-isa. So, ayan na po. Nahati-hati ko na po yung upo. Ayan. Naugasan ko na rin po yan. Yan ang aking upo. So, magigisa na tayo po ngayon. Igigisa na po natin siya. Siyempre, una-una, kailangan po natin siyang bago po natin siya, ano, igisa,
Siyempre, pakukulan muna po natin yung ano niya. Siyempre, pakukulan na po natin yung karne niya. Ayan po, yung karne po niya. Pakukulan na po natin siya. Ayan, ito na po siya. So, hintayin po natin siyang kung pag kumulo na po at medyo golden brown na po siya, saka po tayo magigisa. Ayan, golden brown na po siya. So, susugal po natin yung bawang, yung sibuyas po. Nasugnaan na po yung bawang. Nauna na. Ayan yung sibuyas. And then, sunod na po natin yung ito. Pag nasangkot siya na po itong sibuyas natin, may gisa na. Inusunod na po natin itong ano, itong mahiwagang upo na galing sa aking harden. Ayan, ito pa ang upo. Ayan. Ang aking upo. Ayan. Ang gagawin po natin dyan, hindi po natin siya tutubigan. Ano po natin yan? Hindi po natin siya tutubigan or wala po tayong ilalagay na tubig kahit ano po dyan. Ang ganyan lang po siya. Hayaan lang po siya. Igisa lang sa ganyan. Wala pong tubig to. Kailangan dry po to. Hindi po dapat kailangan magkaroon siya ng tubig kasi pag magkaroon siya ng tubig, hindi siya masarap. So, hayaan mo lang siyang magtubig sa sarili niya. Hindi na siya kailangan lagyan ng kaunting tubig or kahit ano. Ganyan lang siya. Iiwanan mo lang siya ng ganyan. After that, basta iiwanan mo lang siya and then babalikan mo na lang ulit yan mamaya. And then, tatakpan na natin siya. Ayan.